Alright, so magandang araw po sa inyo mga kababayan, kasalukuyan. Ngayon ay Tuesday, palipad na tayo, pabalik ng Manila. And nandito tayo ngayon, bago tayo umuwi ng Manila, nandito tayo sa Kingdom of Jesus Christ. Ito yung tinatawag na Kingdom. Mayroon akong upload, pakipanood na lang kung ano po yung function nito, ano yung ginagawa dito sa Kingdom and all that. Nandun lahat ng paliwanag. And now, sabi kasi nila, dito inaabuso yung mga membro ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos ngayon, papatunayan natin na inaabuso nga talaga sila. Okay? Ano pangalan mo, Kuya? Bong. Si Kuya Bong, si Brother Bong, nandito. Kakausapin natin. Talagang ito eh, inaabuso talaga ito eh. Ito, si Kuya Bong. Kuya Bong, magandang hapon. Kayo po ay full-time worker dito sa KOJC. So bilang full-time worker, ibig sabihin po nun, dito na siya, buhay niya, nandito na sa KOJC. So, nalulungkot man po akong itanong sa inyo, pero itatanong ko na rin. Ano? At sasagutin natin ng maayos para maliwanagan ng lahat. Yan. Papaano po kayo inaabuso ni Pastor Apollo Kibuloy? Sa lahat po ng nakikinig ngayon sa kay Sir, totoo po na inaabuso po talaga kami ni Pastor. Inaabuso kami na hindi sinasaktan. Inaabuso kami sa pagkain, sa lahat ng supply, nandito kami sa loob ng compound. Kaya kung makikita natin ang pagkain dito mga kapatid, ang dami. Kaya yon si Pastor talagang nag-abuso para sa amin. Sobrang abuso pala. Sobrang abuso. Kaya tingnan mo mga eksono, taba-taba ko na, ang laki nandiyan, ang hirap magpapayat. Maiinis ka talaga. Ay, opo sir, maiinis ka po talaga kay Pastor. Sa sobrang pang-aabuso. Opo. Kaalam nyo kahit kami, ako, kahapon kasama ng mga vlogger, opo, nabuisit kami. Inabuso kami doon, no, sa loob. Kakakain lang namin. Opo. May pagkain na naman. Ay, ito nga po, sir. Oh, oh. Timo. Abusado. Abusado, grabe, no? Tawag itong avocado shake. Oh. Kaya pastor ito, abuso kaya talaga si pastor. Lalo tayong tatabat lalaki nito, sir. Nakakainis, no? Nga po, sir. Kaya naman pala nababalita na abusado. Tama po. Oo. Oh. Diba? Kaya po sa lahat ng gustong maabuso ni Pastor, pumunta lang kayo dito sa loob ng compound. Magsabi lang kayo at magpaalam kayo, napupunta kayo, talagang aabusuhin kayo. Pag uwi ninyo sa inyong lugar, mataba na kayo. Mataba kayo. Kasi nabuso kayo. Opo, sir. Alright, on a serious note, sir, ano po ang gusto nyong sabihin sa mga naninira kay Pastor Apollo Kibuloy at anong gusto nyong mensahe kay Pastor Kibuloy? Opo, sir. Panghuli. Salamat po sa pagkakataon. Sa lahat po ng naniniwala sa paninira kay Pastor Apollo si Kibuloy, at sa lahat po na naninira kay Pastor Apollo si Kibuloy, sumukan nyo pong mag-standby o mag-stay dito sa loob ng compound kasama si Pastor ng isang linggo lang. At malalaman ninyo, sigurado magbabago kayo. At maniniwala kayo na si Pastor ay totoo at si Pastor matulungin. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, i-search ninyo ng mabuti ang ginagawa ni Pastor. Lahat binago, katulad ko, isa akong makasalanang tao. Lahat ng bisyo, nandiyan na. Kasama na yan, sir. Pagsusugal, pag-iinom, sa drugs, kasama po kasama yan. Na. Pero ngayon, Nagiging career po tayo dyan. Pero dahil kay Pastor, binago niya ang buhay ko. At ngayon, kinupkok ako ni Pastor dito sa loob. Ito, pumapayat. Pumapayat. Tsaka, sir, grabe. Yung bakas lang kahapon, hindi na nakikita sa itsura niyo. Wala na po, sir. Talagang tuwid na tuwid. Opo, sir. Tinuturo po ni Pastor, kung ano man yung buhay natin nakaraan, pagpasok natin dito sa kingdom, patay na po yun at huwag na nating balikan. Okay. At focus na po tayo sa kalooban ng dakila. Kalooban ng dakila and the future. Opo, kasi sir, nga, sabi nila, no, if you stick to the past, you can't move on. Yes po. Yun. Opo, once again, salamat. And salamat sa pang-aabuso ni Pastor Kibuloy. Opo. Thank you, Kuya Bong. Salamat. Pupunta po muna kami doon sa, sa may kumakain. Inabuso din to. Ito, interviewin din natin to eh. Inabuso rin to eh. Inabuso. Sir, dito tayo sa sa malilim. Oo. Salamat po. Yan, dito tayo sa malilim. Ano, unang-una, ano po pangalan ni brother? Ian, brother Ian. Brother Ian, ako po si Master Judea, isang DDS vlogger na nagkaroon ng pagkakataon dito ngayon na makapasok sa KOJC. Tayo ay sinasabi natin na inaabuso. Ay, kayo pala, no? Inaabuso ni Pastor Kibuloy. Paano ka po ba inaabuso bilang isang kuya-kuya? Ian. Si Kuya Ian. I'm sorry, may hina ako sa mga pangalan. Pero, okay, go ahead. Kuya Ian. Yung word na abuso na grabe ba? Kasi sa almost 16 years ko dito, sir. 2009 pa ako dito. 2009? Oo, dito ako pinaaral ni Pastor. So, ibig sabihin, maliit ka pa, nandito ka na. Dito na ako kasi. Yung family ko, member kasi. Pag member ka dito, umating na yan pag yung anak niya. Okay. Ilang taon nga po? Ilang taon na kayo dito?
16 years. Ah, kaya po kayo tumagal ng 16 years kasi inaabuso kayo ni Pastor Kibuloy. So gustong-gusto niyo po na inaabuso kayo, no? Inaabuso. Ang lupit naman. Oh. Sige po, sige po. Oh. Ano po ang masasabi ninyo doon sa mga nang iintriga or naninira kay Pastor Kibuloy at kay Pastor Kibuloy na rin mismo? Sa akin lang, sir, inggit lang yan sila, sir. Inggit lang? Ito lang. Inggit lang talaga sila yan. Kasi, hindi mo naman, gaano-gaano si Pastor ngayon, ganun, nagkinigo, nagkinigong kami, pinaghirapan namin yan. Sa inyo lahat yan, eh? Hindi yan inaangki ni Pastor Kibuloy. Lahat kayo ay may-ari. Lahat ng nasa lobby ito, hindi naman Jesus Christ property yan. Okay. Na Pastor yun na property. Lahat ito. So binibigyan kayo ni Pastor Kibuloy ng rights para ariin na sa inyo itong kingdom na ito. Lahat sa amin lahat. Ayan, yun napakaganda mga kababayan. Ang lupit talaga. Ganon ang ganon kaabusado si Pastor Apollo Kibuloy. Na ipinatayo niya itong kingdom na to para lang sa kanya. Di ba? Oh, pero kalokohan 'yon. Kasi narinig niyo naman yung sinabi ni Brother Ian. Oo. Na lahat ng nandito, pwede nilang lahat ng facility dito, pwede nilang magamit pati yung kingdom. Sasakyan, lahat. Pagkain, libre lahat. Libre lahat. Okay. So maraming salamat, Brother Jay. Tapos ngayon, ipapakita natin sa kanila kung paano inaabuso ni Pastor Kibuloy yung mga tao dito sa pagkain. Tol, tara dito. ito, ayan oh. Mag-uuwi pa nga ng pagkain. Grabe talaga, mga abusado to eh. Tapos inaabuso talaga ng Pastor eh. Yung first batch, naubos, kuha pa ng, Ng second batch, wala pa nga dyan. Okay lang. Eh, ipapaliwanag ko na lang. Kasi anong oras na? Alauna na eh. Alam na nila yun, alauna. Paliwanag ko na lang na, Tapos, ito, hindi ko ikakat to. Kanina, ang dami na pong kumain. So ngayon, ito second batch po itong mga kumakain ngayon. So dati, usually daw, kumakain doon sa may mesol. So now, dahil may event po dito ngayon, mas marami ang inaasahang kakain dito po. Din kinanap. Ano po pangalan nito? Siban. Siban. Sa labas po ng ano. So hindi po doon sa, sa usual na pinakainan. Na mesol. Okay. So now, ngayon, alauna. Ayan, nakikita nyo ha. Alauna. Baka sabihin nyo, niluloko kayo. Alauna. Third batch na to. So, alauna ng hapon, pupuntahan natin dito, third batch na. So, ibig sabihin, may first batch, second batch na kumain dyan. Yes. So, titignan natin kung paano kayo inaabuso ni Pastor. Inaabuso. Okay. Hello. Okay lang yan, Hindi sila magagalit pag binidyohan ko. Hindi naman. Okay. Kasi ako, madaldal din ako eh. Okay. So, eto po, eto, ano to? Dito din, bumibili. Ito yung mga parang tindahan din sa loob. Parang tindahan din sa loob. Okay, so ito, ipakita muna natin. Good afternoon po. So, ito po yan, mga kababayan. Abusong-abuso sila. Abusong-abuso at lahat po ng mga tao yan, libre po yung pagkain. Yes, libre. Libre pagkain. Lahat ng nandito ay libre pagkain. Okay. So, ikutin muna natin dito. May mga kumakain ba dyan? May kumakain ng, May ibang... Nakapila, no? Nakapila. Ay, tata. Ikutin muna natin. Ito. Nanay, paano po kayo inaabuso ni Pastor? Inaabuso kami ng pagpapakain. Sa pagpapakain. Yun. Laki ng mga tiyan. Yun. So, matindi ang pag-aabuso talaga ni Pastor. Thank you. Ano po na pangalan ni nanay? Allen. Ah, Nanay Allen. Okay. Thank you po, Nanay Allen. Yes, okay. Yes. Let's go. So, ito po ah. Hello, good afternoon. Ito, kumakain sila. Ito, ate. Ito. Ito yung. Ayan. Okay. So, ito. Ito, ganito sila inaabuso eh. Yes. Ganito po sila inaabuso. Ang laki ng, ang laki ng... Ang laki ng kaldero nila. Oh, maubos na. Nakailang ganito na po tayo ngayong araw. Nakailang kaldero? Pangalawang kaldero. Tapos ito pong kumakain ngayon, third batch na po, Yes po. Third batch. Okay. Ayun. Ayun na nagbabaon sila, Eh, grabing pag-abuso yan. Sus ko, Santa Maria naman. Grabe ito. Ayan, Grabe, abusado. Mga nakangiti pala, inaabuso ngayon. Sa mga lalaki pa yan, apart. Sa mga lalaki, iba yung babae. Pag inaabuso ka pala, nakangiti ka, Ang galing, Grabing pang-aabuso yan. Ito, yung mga kapatid natin dito, mga lalaki. Ayan po, ayun, ang dami. Hello. Ayan.
Ganyan sila inaabuso ni Pastor. Oh, mga nakangiti. Ah, ito, ito. Ano pong luto ito? Bali, sabaw na manok po. Sabaw na manok? Tinulang manok? Tinulang manok. Eh, grabe pag-abuso yan, oh. Oo. Oh. Ang sarap niya, no? Oh, ito. Kukuha si Kuya. Naka sila. Organized, nakapila lahat. Hindi nag-aagawan. Hindi nag-aagawan kasi sobra yung pagkain. So, ibig sabihin, lahat makakakain. So, yan po. Gusto lang natin ipakita yung katotohanan kasi may mga sinasabi sila. Yung katotohanan yung sarap ng sabaw. Yung mga kasama nyo dati dito na lumabas, iba yung sinasabi. O iba. Oo. Kaysa ngayon na nandito ka na. Kaysa ngayon na nandito. Oh, ako na experience ko parang mali ata kayo eh. Mas marami kayo kaysa sa kanina. Hello, 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 hello. Okay. Oh, ayun, si ma'am. Ito si ma'am, ito yung nagpakain sa amin kahapon. Yan. Hello po. Inabuso rin kami nito ni ma'am. Inabuso kami ni ma'am. Kahapon, pagkain namin ng lunch, maya-maya, may pagkain na naman. Abuso talaga. Tsaka dito, ito ha, real talk ho ito. Hindi ko po, dahil nandito ako sa KOJC, sumisip-sip ako kay Pastor Kibuloy or nagsasalita ako dahil nandito ako. Ito po, nakikita ko kahapon, kumakain po kami. Kumakain kami sa loob, yung mga member kumakain din sa labas. So kung ano yung kinakain namin, pare-pares kami na kinakain. So hindi po yun dahil kami ay mga vlogger, kaya pinapakain kami lahat po dito kumakain. So, nakalimutan ko po yung pangalan nyo. Emma po. Ate Emma. Yes po. So ano po ang masasabi ninyo doon sa mga nagsasabi na inaabuso kayo ni Pastor Apollo Kibuloy? Ay naku, kasi nungalingan talaga yan. Kasi hindi talaga kami inaabuso ni Pastor dito. Mm-hmm. Ayan. Hindi. Inabuso kami ng pagmamahal ni Pastor. Oo. Kahit kami, hindi nga namin alam magkano yung pamasahe ngayon. Hindi nga namin alam magkano ang kilo ng bigas. Tapos inabuso. Oh, totoo yun. Kasi dito, libre kami lahat. Yan. Okay. So, libre lahat. Lahat, libre kami. Hmm. Kaya, dito kami. Kainom-inom lang. Nagpalamig-lamig kasi sobrang init. Inaabuso. Inabuso mm-hmm. kami. And now, syempre, message kay Pastor Kibuloy. Pastor, maraming salamat at hindi po namin kayo iwanan. Kahit anong mangyari, nandito po kami, Pastor. Yeah. Thank you so much, Ate Emma. Thank you po. As sa mga architect ng Kingdom. Okay. Eto, kasi sa sobrang pang-aabuso ni Pastor Kibuloy, nakakapag-produce siya ng isang architect. Si Sir, eto si Sir. Architect po ito. Binulong po sa akin eh. Binulong po sa akin. Ano po pangalan ng architect na naiproduce ni Pastor Kibuloy, Sir? Leon Garcia po. Leon Garcia, Master Judea Leon po. Leon. Ah, Leo. Dion. Dion Garcia. So, Dion, Sir, Brother Dion, ang lupit naman ang pang-aabuso sa inyo ni Pastor. Ginawa kayong architect. Opo. Di ba? Doon po, tagasinala po ako ng panlisan. Apo. Tapos di po kaya pong mag- araw sa dumating araw, hindi ko malaya. Hindi po ako na-expect na may architect po ako. Kapaarap, pagpaaralin. Ni Pastor Apollo Kibuloy. Bigla na lang po na pinatawag ako. Nung nalaman nila na nag-stop ako ng mag-aaral dahil wala akong pera. Para ganun. Tapos sa nag-aaral ako dun sa labas, sa University of Mindanao. Apo. And then, ano na, yun, naka-graduate. And then, ngayon, 7 years na pa akong license architect. Yun, narinig nyo po ah. Ito po hindi scripted. Binuksan ko lang yung camera. Kasi kami po, ako po palipad na, papunta na ako Manila. Bago ano, kasi yung mga kasama namin mga vlogger, hindi parang hindi na feature yung paano kayo kumain and all that. Kaya ito, simple lang dito, ganito lang. Normal na pamilya, parang normal na pamilya. Walang kung ano yung nag-aralan mo. Yes, we are just like, pantay-pantay. Pantay-pantay. So, ganun po kaabusado si Pastor Kibuloy. Nakapag-produce po siya ng mga architect, may doktor, and kahit ano atang mga ano, nandito na eh. Kahit anong profession, nandito na po. Yun no? Yung project namin. Yan sa likod po ang nasa mga project ninyo. Marami po. Okay. So, maraming salamat po sa inyong time. Sir Dion, thank you so much and good job po. Saludo po kami sa inyo. Kapag. Inabuso sila. Wait lang. Inabuso siya, pinapunta sa iba-ibang bansa. Okay. So, ayun, galing tayo po doon sa architect. Ito po, isa po sa inabuso ni Pastor Kibuloy.
Kasi ang pang-aabuso ni Pastor Kibulo, yung dadaling ka sa iba-ibang bansa, tatungin natin. Ito, inabuso daw kayo. Pinadala po kayo sa iba't ibang bansa. Paano po kayo inabuso? Sabi yung pag-abuso sa amin kasi iba't ibang lugar yung pinapadala sa amin. Pinupunta sa amin na aming mahal na pastor. Kalina po kami ng Central America, Costa Rica, Panama, Honduras, bilang mga missionary workers. So grabe yung mga pagpapala na tatanggap namin dito sa kingdom na kung titingnan namin sa labas, hindi namin maaabot yung naabot namin ngayon. Yun. So, pinadala po kayo sa iba't ibang bansa, Central America, North America, para ikulong. Ikulong sa paggawa ng pagmamahal sa mga tao, pagpapalaganap ng pagmamahal. Ganon po mga boses si Pastor Kibuloy. Yeah? Agree po kayo? Agree, no? Thank you so much. Ano po pala pangalan ni sir? John Torno po. John Torno, Master Judea po. Thank you, sir. Nice meeting you, sir. And hopefully, na next time makausap po kayo. Thank you po. Maraming maraming salamat. Thank you po. Thank you. Next. Okay, ito. Ito. Ito naman, yung malalaki. Nag-aantay lang sila na habang nag-aantay yung iba, yung karamihan nasa loob. Nasa loob. Nag-umumara to. Punta natin yung nag-umumara doon. Hello. Punta natin yung nag-umumara doon. Tapos tumawa kumain yun. Okay. So ito, isa pa sa pang-aabuso. Ito rin. Alin? Sa mga inabuso din ang ano. Bakit? Architect. Oh, ito pala eh. Ito, isa rin sa mga inabuso ni Pastor. Inabuso sa pag-aaral. So, inabuso daw, sir, pero nagpo-produce ng mga architect. Kasi mayroon akong nakakausap na architect doon. No? So, ito na lang. Hindi ko na po kayo, message na lang po sa mga naninira kay Pastor. Marami talaga naninira kay Pastor. Sabi nga, ang puno na namumunga, laging binabato. Laging binabato. So, ngayon, ang aming mahal na pastor, dahil siya ay maraming ginawang makikutihan, building, so marami na inggit talaga. So, sana makilala nila kung sino talaga si pastor. At least yan. Maintindihan nila kung ano talagang ginagawa ni pastor. At sana maging, imbis na sirain nila, maging kabahagi na lang dapat sila sa mga nais gawin ng aming mahal na pastor dito sa atin. Okay. So, ano po pangalan ni sir? Chris Lacap po. Architect Chris. Architect ng Kingdom. Okay. Maraming salamat po, Sir Chris. Thank you po. Natapos na babae. Nasa loob sila. Nagpapahe nga. Okay. Muna sila ng mga palabas. Palabas. So, ito po hindi tayo pwede magiging sa loob. Hindi. Kunti. Hindi po tayo pwede mag-ingay sa loob kasi mga nagpapahinga po ang tao dito. Okay? So, eto po, pagkatapos kumain, eto po yung ginagawa nila. Pagkatapos kumain. Yun. Ayan o. Oh. Wow. You know, I need to hurt Toto. Tol, tulungin kita. Anong pelikula yan? Hindi ko alam. Hollywood movie, no? Okay lang. Hollywood movie. Oh, naninigarilyo pa nga yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, eto, mga katatapos lang kumain ito. Eto yung siesta nila dito. Ito po yung siesta nila dito sa KOJC pagkatapos kumain, no? Pagkatapos kumain, naka-aircon, nanonood ng movie sa napakalaking screen. Okay? Napakalaking screen po niya, no? Tapos ito sila, mga katatapos lang niya kumain. Okay? Ito po yung bali siesta nila dito. Ang siesta, kung tayo na nasa bahay, nagduduyan-duyan tayo or tumatambay tayo sa biranda, dito sa KOJC, ito po. Ito yung theater nila. Naka-aircon, lamig. Naka-aircon. Para ma-relax sila. Tapos yun, relax sila. Tapos mamaya, kung ano man yung mga nakatokang gawain sa kanila, pagka nakapagpahinga na sila, ano ba, ano nito? Ilang oras pa sila nagpapahinga dyan? As long as, yun kasi may event, so medyo mainit sa labas, so dito muna sila. Depende. Kung pag nag-start na yung event, lalabas na sila doon. Okay, pero kung walang event, kahit maghapon sila dyan? May mga ganun din sitwasyon sa mga partner. May mga ganun sitwasyon. Pagka pero walang, ngayon, kasi pag walang gawain. Kalahatan ngayon. Okay. Pag walang gawain, okay ka lang dito, magtambay-tambay. Okay. Sige.
Ayun. Okay, so yan po mga kapatid. So ano pa po ay papakita mo sa akin? Sa okay. Yung pagkain sa akin, hindi pa dumating. Okay lang yun, okay lang yun. Ay paliwanag naman natin dito na third batch na. Ano to? Ah, ito yung biskotso yung sinasabi. Oo. Ito po, yung mga biskotso. Oo. Ayun. Ito po yung mga biskotso na ini-snack nila. Okay, snack nila. Thank you so much. Ayun. Ito yung mga estudyante, oh. Pa-cellphone-cellphone lang, ah. Pinabuso talaga. Okay, so okay na tayo doon. Okay na tayo. Then, I think that's it. No. Tapos, oh, tinan mo. Oh, ano yaya mo sa akin? Kain muna tayo. Okay. Sa Judea. Kasi ano, parang naubuso na tayo sa ano. Kakain na naman kami. Oh, sige, kain tayo. Magkakabuso tayo. Ito, once again, yan po. Pinakita ko po sa inyo. Medyo, pasensya na po sa title natin. No? Sa title, pirano. Kasi, naiinis lang ako doon sa mga nagpapakalat na kasinungalingan. Ako po ay nagsasalita bilang isang tao. Hindi po ako miyembro. Ako po ay Katoliko. Ako po ay Katoliko. Hindi po ako nagsasalita ng ganito dahil pinapakain ho kami dito. Pinapakain or binibigyan na kung ano-ano. Wala po kong binibigay sa amin. Pinapakain kami dito. Hindi po yung dahilan kasi po pwede ako kumain ho dyan. May pangkain naman ako eh. Di ba? May pangkain ako sarili. Pero, siyempre, nandito na lang. Kakain ako dito. So, ang gusto, basta ang gusto ko lang sabihin, hindi ko sinasabi yan dahil may binigay sa akin or may pabor na ano. Wala po eh. Hindi ko nakita si Pastor eh. Wala ko nakita eh. Ang nakakausap ko lang dito, katulad ni Brother Michael, tsaka yung mga membro ng KOJC. So now, kami po ay kakain na muna at magkita-kita po tayo muli sa susunod na live or upload na video. Once again, this is Master Jose saying thank you, God bless you all, to God be the glory. Bye-bye. Thank you.